Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal po naming tagapanood at patuloy na sumusubaybay po sa ating pong gawain ng pananalangin dito po sa ating kapulungan ng Open Door Baptist Church. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na tayo muli ay nagkasama-sama, at salamat sa Diyos sa mga awitan at sa misahe ng Panginoon na naibahagi kanina. Kaya naman itong panahon na ito ay panahon na tayo dadako sa Diyos sa ating pananalangin, at tayo po ay panahon ng prayer time. Ano po? At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron po tayong ganitong pagkakataon na tayo dumako sa Panginoon sa pananalangin. Alam ko po na lagi tayong nagukol ang panahon sa Diyos sa pananalangin, at hindi lamang po tayo, maraming mga kapatiran po natin ang nagsasagawa ng mga pananalangin. At bago po tayo dumako sa ilang mga prayer items at prayer requests, ay nais ko pong basahin muna sa salita ng Diyos ang isang talata o dalawang talata na siyang magbibigay sa atin ng encouragement patuloy sa ating ganitong ginagawa sa ating pananalangin. Dito po sa aklat po ng Filipos, kabanatang isa, ay mababasa po natin sa talatang 3 at 4. Filipos, kabanatang isa, talatang 3 at 4. Ibig kong basahin ito sa Ingles. Sinabi niya, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making requests with joy. Purihin ng Panginoon dahil alam ko po sa pamagitan ng mga pagbanggit po natin ng mga pangalan ng bawat isa ay nailalapit natin sa Diyos ang bawat isa. At ito yung nagagawa ng tinatawag po nating pananalangin sa bawat isa. Kaya naman sa ating pong ilang mahalagang prayer items, una ay sa ating pasasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos sa kanyang mga salita na siyang patuloy nating napapag-aralan, napapakinggan. At sa ating mga devotion, quiet time, ay nagawa po natin ito na babasahin at bulay-bulayan. At kung paano ang salita ng Diyos ang patuloy nagbibigay gabay po sa atin, importante po yan. Ito yung ating pinakapagkain sa ating buhay spiritual. Patuloy tayong humingi sa Diyos ng karunungan sa bawat nangyayari po o bagay na sitwasyon na hinaharap po natin. Kaya tayo ay patuloy na dumadalangin sa Panginoon. Dumadalangin din po tayo, no, sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos na maging palagian nito. Ano po? Ito ay magiging daily habit po natin, i-discipline po natin sarili natin magbasa ng salita ng Diyos at pangunahin ito sa buhay po natin. Ano po? Dahil dito tayo humuhugot ng ating kalakasan spiritual na papalapit tayo sa Panginoon. At humiling tayo sa Panginoon ating Diyos na talagang bigyan tayo ng ganitong uri ng puso na talagang pinapahalaga natin, nang higit pa ang ating pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos, dahil ito yung pagkain natin sa ating buhay sa araw-araw. Kaya naman tayo patuloy na nagpapasalamat sa maraming mga pagpapala sa kabila na alam natin meron pong kakulangan, pero nakita natin how God provide ng mga pangangailangan po natin. At nandun yung paghawak sa buhay po natin, patnubay niya, pag-ingat niya sa atin, sa ating pamilya, sa bawat isa po sa atin. At ang panalangin pa rin po natin, sa kabila na meron po tayong ganitong ECQ, lockdown, or panahon ng tinatawag natin COVID-19, ay maging pagpapala pa rin po tayo, encouragement po tayo sa marami, at tayo po ay gamitin ng Panginoon hindi lamang sa magitan ng ganitong pagkakataon, pwede natin itong i-send o i-share upang iba naman ay makapanood, ang iba naman ay malaman nila na sila po ay ating ipinagpipre at patuloy sila ma-encourage. At ang ating mga buhay ay maging buhay na patotoo at tayo'y gamitin ng Panginoon bilang pagpapala. So ito nga ilang mga mahalaga mga prayer items po natin, patuloy natin panalangin na matapos na itong pagkalat ng tinatawag nating COVID-19. Patuloy natin panalangin na magkaroon na po talaga ng total wiping out, yung talagang mawala nito. At pag-pray natin na ang ating pong gobyerno, pamahalan po natin, ay talaga magawa ng lahat para magawa itong solusyonan itong problema ito. At patuloy natin panalangin ng proteksyon ng Panginoon sa ating mga frontliners. At hindi biro po ang mga inaharap ng mga frontliners po natin. Isipin niyo po, ano?
talagang yung mga kapulisan, yung nasa barangay, ay nariyan siya, humaharap sila sa mga tao. At hindi lamang po yung mga doctor nurses natin o sa ating mga nandiyan sa hospitals, clinics, o saan-saan man sila. O yung mga talagang may kinalaman po sa tinatawag nating health, o yung kalusugan po natin, pray po natin sila. At hindi biro, isipin po niyo, no, 10 oras, naka-duty, tuloy-tuloy, halos. Kaya siyempre, isipin niyo po, ano po, kapag sila ay nakasuot ng PPE, paano naman sila pupunta sa CR, paano sila kakain, hindi ho biro po yun. At pray po natin sila. Panalangin natin na pigyan ng kalakasan, kalusugan sila, protection sila ng Panginoon. At patuloy natin hilingin din sa Diyos ang paghipo at pagpapagaling niya yun sa mga na-infect. Ano po, sa kasalukuyan ay na, sinasabi na tayo po ang pangunahin na dito sa Southeast Asia na nangunang bansa sa mga na-infect ng COVID-19. Patuloy natin panalangin na ang mga na-infect nga ay talahipuin ng Panginoon, tulungan ng Panginoon, at talagang sila ay pagalingin ng Panginoon. At higit sa lahat, gamitin ng Panginoon itong pagkakataon, opportunity for us to share that there is always hope in our Lord Jesus Christ. Kaya naman sa sandaling ito, ibig ko kayong saman kayo ngayon, nanonood, ibig ko kayong pumikit at lumuko at tayo po sama-samang dumako sa Panginoon sa pananalangin. Let's come to the Lord in prayer. This moment of time, I want you to bow your head, close your eyes, and we come to the Lord. Tayo po dumako sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, tumawag sa Panginoon. Panghawakan natin ang salita ng Diyos na kanyang sinabi na tumawag ka sa akin at ako'y sasagot. Yan pong pangako ng Panginoon. At tayo sama-samang dumulog sa Diyos sa panalangin. O dakila namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa sandali na po ito ay nagpapasalamat po kami dahil nilob mo Panginoon na kami po ay magkasama-sama sa ganitong panahon na kung saan ay kabila na magkakalayo man kami physically ay maaari po kami magkalapit-lapit sa mamagitan ng pananalangin. Nagkakaisa po kami, hindi lamang Panginoon sa mga kapatiran namin, kasama namin ngayon, kundi sa maraming mga kapatiran po namin na nag-alay ng panalangin, nagpapahayag ng saloobin nila at ipinapailala ang mga panalangin nila sa iyo, Diyos. Aming Ama, napakarami nananalangin mula kanina umaga, bawat sandali, bawat oras, nananalangin at patuloy nananalangin dahil we believe, Lord, in the power of prayer. At kami naman, Panginamin Diyos, ay patuloy na dumudulog po, dumadako sa yung banal na presensya at patuloy na sa iyo, Panginoon, ay pinagkakatiwala. Una, ang aming mga buhay, ang mga sarili po namin. At tunay, Panginamin Diyos, apart from you, we can do nothing. Kaya naman, kami lamang sa iyo umaasa, sa iyo lamang kami nagtitiwala, sa iyo lamang kami, Panginamin Diyos, ay ang aming lubos na pananalig ay sa iyo lang, O Diyos. Kaya naman, O Panginamin, ang aming pong pagtitiwala ay nakakaukol lang sa iyo, nakafocus sa iyo. At tunay, Panginamin Diyos, sa aking inilalapit, Panginoon, yung parabang mga pinanghihinaan ng kanilang pagtitiwala, nagkakaroon ng panglulupay-pay, panghihina, pagkakaroon ng kawalang pananalig na sa iyo, ay patuloy mo silang bigyan ng kalakasan at naway sa magitan ng mga napapakinggan ng mga salita mo, O Diyos, ay naroon, Panginoon, ang pagpapahayag mo sa kanila. Nandun, Panginoon, kinakausap-usap sila, Panginoon. O Diyos, ikaw ay gumagawa na Diyos po namin. At ikaw yung Diyos po namin, kumikilo sa buhay ng mga tao. Kaya naman, ikaw namin, Panginoon, patuloy ka magpapahayag sa bawat isa na iyong ipapahayag kung gano'ng kakadakila. Patuloy mong ipapahayag ang sarili mo, O Diyos, na ikaw ay Diyos na makapangirihan sa lahat. For you, our God, who is always in control. You are our God, who is a sovereign God. Kaya naman, O Diyos, kami sa iyo ipatuloy na maaso lamang, tumitiwala lamang. Kaya naman, kami, Panginoon, sa iyo kami ay nananangan. Kaya naman, sa aming patuloy na itinalapit ang bawat isa, O God, I pray, yung pangangailangan ng bawat mga kapatiran, mga kababayan, O God, I pray na ikaw po magpupuno. Tulungan niyo po ang aming pamahalaan paano nila pangasiwaan ang pag-distribute ng mga pangangailangan. Lord, alam namin po, Panginamin Diyos, na hindi mo kami pababayaan.
Kaya naman ang mga nasa pamahalaan po namin, ang mga nasa local government units at tumutulong Panginoon, nagkakaisa-isa sila upang kanilang ibigay ang tulong para sa lahat ng aming mga kababayan. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa bawat syudad, sa bawat bayan, bawat barangay at mga pamunuan ng mga nasa local government units. Kaya hindi po pangin namin, Diyos, ang nasa pamunuan ng PNP, ang Philippine National Police, ang AFP, ang aming mga kasanduluhan. Lord, hindi nadalain po namin sila na inyo silang patnubayan, iingatan, Panginoon namin, Diyos. Ang aming ama, aming po, dinadalangin din po sa iyo ang patuloy niyo pong panguna rin po, Diyos, sa mga nasa lako ng frontliners po namin, lalo po yung mga tumutuklas ng mga vaccine, ng gamot, para talagang tuluyan ng makaroon na ng paraan para makontra o magamot ang mga taong may ganitong karamdaman. Lord, bigyan ng katalinuhan, pagkalooban, Panginoon, ng kaalaman at higit sa lahat ng mga resources sa kailangan ko po, Diyos, ikaw lang makapagpupuno ng lahat ng iyan, makapagbibigay ng lahat ng iyan. Kaya naman ang aming panalangin, Panginoon, Diyos, ang pag-abot mo, Panginoon, paggamit mo, Panginoon, sa mga nariyan na kung saan ay walang pahingang patuloy na tumutuklas, nagsasaliksik, Panginoon, naghahanap ng tugon para dito sa karamdamang ito. Lord, kinakasangkapan mo po sila. Kaya naman, O Diyos, kayo pa man, kami magtiwala po sa iyo, O Diyos, dahil ikaw pa rin ang Diyos namin, ang pinagmumulan ng lahat ng katalinuhan, ng lahat ng kahusayan. O Diyos, aming ipinapanalangin, patuloy po, Panginoon, tutulungan din mga kapatiran po namin na kung saan ay nahihirapan sila. Sa iba't ibang dako sila ng mundo, nasa lugar po sila ng Middle East, sa lugar po sila ng North America, ng lugar ng Europe, Lord, sa Australia, all over the world. O Heavenly Father, na dinadalain ko, Panginoon, ang mga kababayan namin, iba sa kanila nasa front lines, Lord, I pray for them, na patuloy mo sila na tutulungan din. Padakilan namin, Diyos, inaalala po namin ang isa po naming mahal sa buhay na kung saan ay sa isang doktor, si Dr. Quaresma. Talungan niyo siya, Panginoon, kasama ng marami pang mga doktor na kung saan ay tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong sa mga kababayan po namin na sa pagamutan. Dinadalain ko, Panginoon, tulungan mo ang mga doctors po namin, mga nurses po namin. Dinadalain ko, Panginoon, Diyos na yan. I-cover mo sila, Panginoon. Ilalayo sa karamdaman. Protektahan mo sila, Panginoon. Ano na kaya, Panginoon, kung sila na hindi na may karamdaman? Paano na po kami? Paano na po yung may makaramdaman? Kaya dalangin ko, Panginoon, yung pagprotekta mo sa kanila. Kaya naman, O Diyos, patuloy natin yung pinapanalangin, Panginoon. Hawakan niyo po ang bawat kababayan po namin na may pagsunod po sila, meron po silang handaan tumugon sa panawagan ng mga tagapanguna po namin, namumuno sa amin, na sumunod kami, Panginoon, sa pamunuan ng aming bansa. Sumunod kami, Panginoon, sa mga alituntunin, pinag-uutos ng aming mga namumuno na naway pagsunod doon sa ECQ at pagsunod, Panginoon, doon sa regulasyon na yan. Dahil alam namin, Panginoon, diyan nakasalalay para tuluyan nang mawala ang COVID-19 na ito. Kaya naman, O Diyos, dalayan ko po ang kaayusan, katahimikan. Lord, wala kaming ibang inasa, kundi ikaw lamang. You can control the heart of the people. You can control the will of the people. Kaya naman, O Diyos, naway, paunawa mo sa kanilang kahalagahan ng lahat ng ito. O Diyos, naway sa itong pagkakataon, na naway ang mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus, siya lang ang pag-asa, ay patuloy na ito may bahagi, maipaabot sa maraming mga tao. O Diyos, pinapupurihan ka po namin, dinadalakila ka po namin, nilulwalhati ka po namin. Ito po aming pagpupuri at pasalamat sa mga pangyariang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. At Amen. Puri ng Panginoon, naway nakasama po namin kayo sa pananalangin at tayo po'y magtiwala at manampalataya ng Diyos po natin ay dumirinig ng ating mga panalangin at siyang sumasagot sa ating mga panalangin. Kaya naman ay nagpapasalamat po tayo sa katuloy niyong panunood ng ating pong live recording na ito. Hindi man namin kayong isa-isa para mapasalamatan, pero lahat kayo na nakasama po namin, maraming salamat po. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.